I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hello people and hello universe, it's me again guys. Nakikita nyo, nakikita ako. Yan po si Pangulong Marcos Jr. Yan, katatapos lang ng isolation niya. Na-isolated yan guys ng 5 days kasi nga nagkasakit. O tingnan nyo, siguro naramdaman niya mabilis ang kanyang paggaling. Yun, pumunta sa Pasig, Iloilo. Nakita nyo yung mga yan, no? Mga kuliglig ba yan? Yung mga makinarya? Para sa mga magsasaka, namigay na naman ng mga ng Pangulo, mga kababayan. Hindi lang po nagbigay ng mga makinarya, mga treasure, ang dami pa. Hindi po nawawala ang titulo ng lupa through agrarian reform. Ayan, nandiyan po si Secretary Estrella, Assistant to the President, Secretary Lagdamio. Ayan, may treasure pa. O, saan kayo makakita niyan? Si Pangulong Marcos Jr., hindi nagmamask. Ayan. And of course, masaya po tayo lahat dahil magaling na ang Pangulo. And of course, guys, shout out sa mga taga Iloilo, Pasig. Ayan, maayong udto sa inyo, mga palangga. Kumusta kayo? O, saan kayo makakita? Ayan. Alagaan nyo yung mga makinarya nyo yan para sa inyo mga pagtatanim ng palay. Libre yan. Bihira ka lang makakita yung ganyang Pangulo, mga bes, mga langga. Ngayon nyo lang yan naramdaman ang pagmamahal ng isang Pangulo sa mga magsasaka. Kompleto, rekado yan, oh. O yan, mga makinarya, kadamo, gid. Shout out sa inyo, mga langga. Ayan, o kadamo, gid. And of course, guys, kahapon po yan. Yes, today pala, no? December 11, actually, if I'm not mistake, guys. So, congratulations sa mga beneficiaries. And siyempre, sa pinakamasipag na sekretary ng DAR, si Secretary Estrella. So yung guys, oh, tingnan nyo, wow. Sana all. Sana all kasi talaga. Well, marami nagtatanong kung bakit parang ang salita ko Ilunggo. Kasi when I was in high school, guys, mga kaklase ko, even sa elementary, guys, no? Mga kaklase ko, halos Ilunggo. Tapos mga Bisaya. Kaya natuto ako, mga kababayan. Ayan. Oh, wow. Biro nyo. At ano ito? Ay, gilingan ito, guys, no? Pagkatapos ng ani, itong kulay orange. Kasi dumadaan dito sa harapan namin yung ganitong klase. Alam ko na yan. Oh, treasure. Ayan. So, maraming salamat po, Mr. President. Pero, ayan, sa wakas, nagmask na rin. Yan po ang ano kasi ng doktor niya, eh. Okay naman guys, so far so good. Ayan, malakas ang Pangulo. Sexy pa din. Ay, guwapo pala. So, ganun pa man mga kababayan, tunghayan natin ang kanyang pagbibigay ng titulo ng lupa sa napakadaming beneficiaries. Siyempre, kahit sino ba naman guys, hindi matutuwa sa ganyan sa tagal ng panahon, dekada na. Ngayon lang nila natatamo ang kagalakan sapagkat maibigay na sa kanila ang kanilang titulo ng lupa sa mahabang panahon. Kahit ako ba naman eh, siyempre, lulundag ako sa tuwa. And only the Marcos administration actually. Alam po natin yan, marami na po tayong video na in-upload sa pagbibigay ng lupa ng ating mahal na Pangulo sa iba't ibang region. Umpisa pa lang yan. Oh, grabe, tuloy-tuloy ika nga ah, ang pagbibigay ng titulo ng lupa sa ating mga beneficiaries. And of course guys, congratulations sa lahat. At siyempre, magpapasalamat po tayo sa ating mahal na Pangulo sa kanyang napakabuting puso, no? At naintindihan ang mga hinanaing ng mamayang Pilipino. Yan ang totoong pangako. Hindi napako. Hindi katulad ni Curicong. Sabi niya nung siya ay umupo bilang Pangulo ng Pilipinas, ibibigay niya daw yun yung sa mga magsasaka. Ang more than 6,000 na lupa yata ayan na titulo, if I'm not mistake, dyan sa Santa Luisita ba yan? Diba? O pangako niya po yun, ibigay niya yung mga titulo ng mga lupa para sa mga magsasaka dyan. Pero hindi po nangyari hanggang kay ano, doon sa anak niya, no?
Hindi po rin nangyari. Bagkos ang nangyari, nagkaroon pa ng masaker. Ang dami pang namatay. Di kayo naloka, mga kababayan. Pero itong pangako ni Pangulong Marcos Jr., yan, pakung-paku na naibinigay na. Ah? Tinupad niya ang kanyang pangako. Ika nga, pakung-paku sa ano guys, ah? Sa kahoy. Bumaon ang kanyang pako na talagang itinupad niya. And congratulations sana all, ganito ang mga pangulo na mga nagdaan. So hindi sana ganito nagsasuffer mga Pilipino, no? Kung maganda ang patakbo, wow, wow na wow. Sana marami pang katulad ni Pangulong Marcos Jr. Sa kabila ng mga ginagawa niyang kabutihan, ang dami pa rin bumutikos. O, di ba? Pero hindi nila tinitingnan yung mga kanilang pinuno dati, mga buplaks, walang nagawa, palpak ang pamumuno. Lalo na yung mga, ano, mga tabako dyan, kaloka. Walang alam kung di binta dito, binta doon. Ito guys, ah, sa totoo lang, real talk, ito yung totoong makabayan, no? Makabansa, makamasa. Ito si Pangulong Marcos Jr. eh. Walang inatupag kundi magbigay ng magbigay. Ha? Bakit kaya ganun, ano? Kasi marami akong nakikitang mga past president, parang walang ganitong klaseng pagbibigay ng lupa, pagbibigay ng mga ano, mga makinarya. Alam niyo yung mga makinarya, ang mamahal kaya 'yan. Well, base sa aking research si Pangulong Marcos Jr., no, kahit hindi na sa senador, pero tuloy-tuloy pa rin ang pagbibigay niya. I-search niyo yung kanyang website at saka yung kanyang page, makikita nyo, scroll niya, ha? Nung siya po ay nagiging non-government employers pa, ibig sabihin, hindi na siya senador, wala na po siyang pwesto, nako, tuloy-tuloy ang pamimigay niya, kaya pinagpala ng Panginoon, ang blessing talaga, ayan, nilagay ng Panginoon bilang Pangulo ng Pilipinas. Siyempre, sabi ni Lord, itong tao na ito, karapat dapat umupo, kasi nung that time na hindi pa siya naging nung wala na po sa wala na siyang pwesto sa gobyerno o hindi na siya naging senador, hindi na po siya mambabatas, and daming nagagawa. O, why not, hindi ko ilalagay sa Malacañang, kaya yan nilagay. Well, blessing po natin itong pangulo na ito. Maraming salamat po sa kanya. Buong buhay po natin aalalahanin yung kanyang legacy bilang isang Marcos, na galing sa isang Marcos. Ay, ika nga, Marcos Senior, guys. So, anyway, guys, maraming salamat sa inyong panunood. Natural, panoorin po natin ang speech ng Undersecretary ng DAR ng Pasig Iloilo. Talagang, alam nyo, guys, naging landslide ang Pangulo sa Iloilo, sa totoo lang. Kaya naman, tingnan mo kung nasaan si Pangulo Marcos, ganyan. Binabalik niya lang ang kanyang pangako nung that time na nagkaraban po siya dyan. Grabe, no? So, well, alam po natin dahil nasubaybayin po natin yan. So, anyway guys, panoorin nyo. See you again guys on my next upload videos. Bye-bye-bye and baboos. The same day, December 11 of 2021. The same day. 8,200 plus volunteers, supporters of BBM for President came to this city. Saan ba yan? Marched and caravaned. Yes. From the boundary of Iloilo City, 43 kilometers. Ay. 625 vehicles from Capiz, Aklan, Antique, and Iloilo. Caravan to Pasig City on this exact day of December 11, 2021. Wow. Ay, sa Iloilo yan pala, guys. Ayan, shout out sa mga taga-Iloilo. Mr. President, the people who started all of this the day after you have filed your candidacy, October 7 of 2021, have laid down their blueprints. They are here with us, not all of them, just a few of them. But the ones who really sat down with us is here with us today. I'd like to recognize Virma Yasa Apostol. Of course, Manong Jun Sigusyo is your the wife, Ellie, of course. And the rest of the group
initiated Iloilo. The caravan and the march. Sa Iloilo pala yan. It was against all odds, Mr. President. It was no joke. 10 hours ago, guys. There were only probably 1% of elected officials who stood the ground. But, Mr. President, we are here today with all our barangay captains, 51 of which elected and re-elected, newly elected, with all the barangay kagawads of Pasig City, all those who are all here, our city councilors, of course, our city mayor, to each and every one of you, we welcome you all. Thank you, Mr. President, for giving us this very significant day, December 11. It will be marked in the history of Pasig City that 2 years after you came back as our new president, as our president. We are proud of you, sir. Wow. Ayan, shout out sa mga taga-Iloilo dyan, guys. To the most important characters, the farmer beneficiaries are all here right now. Wow. Secretary Conrad Estrella have worked day and night to make sure that the titles which has to be printed has to catch up. You are the luckiest one because you are the few thousands who's going to receive all of this. ARBs, you are welcome to Pasig City with our president as your guest, and all of you, please take care of what the president will share to you. Yes. Because this is your future and your family's future. Welcome to Pasig City. God okay. bless us all. Wow. Oo naman, pag maraming salamat po, Yusek Palmares. Paingatan nyo yung mga gamit nyo, mga ngayon makinarya. Ngayon naman, tunayan natin ang pamamahagi ng EP CLOAS at e-titles sa ating wow. agrarian reform beneficiaries. Wow, guys. Inaanyayahan po natin ang ating mahal na Pangulo, Ferdinand R. Marcos Jr. Sana para all. Pangunahan ang pamamahagi ng EP CLOAS at e-titles. Congratulations po. Ang mga ARBs na tatanggap ng EP CLOAS at e-titles ay galing po sa iba't ibang probinsya ng Panay. Panay Iloilo pala yan. Pero sa probinsya ng Aklan, Petrona L. Nedic. Wow, iba't iba palang lugar yan, guys, Felda sa Iloilo. Felda P. Elichong. Oh, congratulations, mga Inday, mga Dudong. Probinsya ng Antique. Guys, ha, Adelaida C. Hentoleo. Wow. Si Pangulong Marcos Jr., kagagaling niya lang sakit, nagbigay na naman ng titulo ng lupa at saka mga makinarya. Wow, congratulations, mga Day, mga Tuto. Congratulations sa titulo ng lupa niyo. Wow. Ay, sana all na lang talaga. Probinsya ng Capiz, Hernane G. Filarca. The best ka talaga, Mr. President Marcos Jr. Wala kang katulad. Wow. Rosario C. Campo. Thank you, Secretary, guys, si Secretary... Probinsya ng Guimaras, Estrella de Judith G. Takuyan. Napakasipag po nito, no, ng Secretary na ito. Mana sa lulo niya, guys, yung dating... Dar Secretary ng Marcos Senior. Lulo niya po yun. Godofredo M. Zaragoza. Bakit walang ganyan yung mga past administration, ano? Mayroon ba ganyan, mga besh? Probinsya ng Iloilo. Chodorico P. Plantig. Wow. Nakakatuwa naman ito. Ay, ako natuwa ako talaga sa totoo lang. Sa mga kababayan natin, napakaswerte nila talaga. Maagang pamasko yan, mga... At Elmi A. Plantig. Maagang pamasko yan, mga kababayan. Ayan, shout out kila Madam Dora, Divina, Shunihis, Madam Linda Ripurada, Madam Jima, Sir Gardo, Sir Ditron, congratulations sa lahat ng ating kay, mga beneficiaryo. Kay Sir Mel. Madami po yan, guys, ha? Marami na ibinigay na kanina po yung mga ibang at titulo. At sa puntong ito, pakinggan po natin si Ginang Jeneline S. Bedaure para magbigay ng pasasalamat sa patuloy na pagsuporta ng mahal na Pangulo sa mga agrarian reform beneficiaries.
Nako, napakarami ang binigyan mga kababayan. Nauna na yung iba. Sa totoo lang. Nahuli na lang yan, mga yan. Ladies and gentlemen, the President of the Republic of the Philippines, His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. You know? Saan kayo niyan? Wow! Natatawa pa si Pangulo. Maraming salamat sa ating Agrarian Reform Secretary na kanamit niya ako. Ay, sorry po. Oh, nag-ilunggo din. Hindi ka nag-practice. Yung asawa ko, tiga Bago City. Dapat nag-practice kasi First Lady para maging parang Ilocano yung naririnig ko eh. Kaya sabi ko, kaya ako naintindihan, parang bukang Ilocano natin sinasalita. Ay, pati, please sit down. Ang ating Agrarian Reform at ang ating kaibigan na kasama nga natin at nabanggit niya na naalala niya, hindi ko na naalala hanggat sinabi niya sa akin pagbaba ko na exactly 2 years ago, December 11 din pala talaga, yung aming naging caravan, tapos nagkarali tayo ng kalaki-laki. Landslide si Pangulong Marcos dyan eh. Naging matagumpay ang kampanya natin bilang Pangulo. Kaya nanguna, magpapasalamat ako sa kanya at magpapasalamat ako sa inyong lahat na tumulong sa ating nagbigyan ng suporta. Guwapo pa din ang Pangulo kahit may sakit. At ito naman, ang sana naman, at hindi may babawi, may susukli namin ang aming tulong, ang aming trabaho para pagandahin ang buhay ng ating yan mga kababayan. Yan ang totoong pangako. Ang ating City Mayor ng Pasay, Mayor Stephen Palmares. Mayor. Beneficiaries of the land titles and farm machinery equipment. Ayan. Yeah. Lahat ng ating mga agrarian reform beneficiaries. Fellow workers in government, other distinguished guests, ladies and gentlemen, maayong hapon sa inyo tanan. Oh, nag-Ilunggo din ang Pangulo. Yun ang Ilunggo. Ay, kami ni Secretary Conrad, ay talagang tuntua kami na magawa namin ito. Dahil hindi nyo na itatanong, baka maalala ninyo, na ang land reform program ay sinimulan ng aming mga ninuno, ang aking ama at ang kanyang lolo, yes, na siya rin naging agrarian reform, secretary for agrarian masipag reform. Masipag po yun daw. At yun, at that time, yun ay bagong departamento. Wala namang agrarian reform department bago ng panahon ng aking ama. Ang unang batas na ginawa ng aking ama ay ang agrarian reform. Dahil sa buong buhay niya, yun ang lagi niyang sinasabi na hindi tama na ang ating mga magsasaka na pinaghihirapan at nagtatrabaho ng taon-taon na wala naman silang lupa. Kaya ang agrarian reform ay naging priority ng administrasyon ng Marcos. At ngayon na may administrasyong Marcos ulit, naging priority ulit ang agrarian reform beneficiaries at ang pagbigay ng mga titulo at ng tulong at suporta. Alam niyo po, ang agrarian reform, hindi lamang po yan dahil hindi lamang pagbibigay ng titulo. Meron din kasama dyan sa agrarian reform program yung tinatawag na support. Mm-hmm. So, hindi lamang yung pagbigay ng titulo, hindi lang pagbigay ng CLOA, kung hindi ang pagbigay ng, kagaya ng nakikita natin sa labas, yung mga farm machineries, yung mga iba't ibang gamit upang pagandahin ang ani ng ating mga magsasaka. Kaya naman po, hindi siguro naming akalain na abutin ng ganito katagal. Ngunit, umabot na nga ng ganitong katagal, kaya naman kami ay minamadali namin at ginagawa namin ang lahat upang ang land reform program ay matapos sa administrasyon ko at lahat ng may hawak na CLOA, lahat ng may hawak na dapat at beneficiary, na nakalista as beneficiary
ay mabigyan ng titulo at mabigyan ng suporta ng ating agrarian reform, ang agrarian reform department at saka ang Department of Agriculture, lahat na po ng iba't ibang departamento ay pinagsama-sama natin para tulungan ang ating agrarian reform beneficiaries. Kaya ay kami, tuwan-tuwa kami pagpunta namin dito na marami na kaming nagawa, marami na kaming nabigyan ng titulo at patuloy ang proseso sa pagbigay na para sa ating mga farmer, para pagbigay ng suporta sa ating mga farmer, hindi lamang dito sa Region 6, kung hindi, sa buong Pilipinas. Dahil nga naman, kailangan natin kilalanin na kailangan natin hindi natin makakalimutan na lahat naman kayo ay pinaghihirapan talaga ninyo ang maging pagsasaka, pag-aalaga sa inyong mga lupa para sa pagpakain ng buong Pilipinas. The distribution of more than 2,900 hectares of land to more than 2,000 beneficiaries here in Western Visayas today is in the pursuit of agrarian reform in our country. In the same manner, ito nga yung aking sinasabi, ang pag-deliver ng mga fertilizer, ng mga makinarya, mga facilities ay makakatulong upang makamtan natin ang ating hinahanap at ang ating pinapangarap na magandang kinabukasan para sa ating mga magsasaka, para sa ating mga sinasaka, at para sa mga susunod na henerasyon. With the distribution of these titles in Western Visayas and other areas, we are set to exceed our nationwide target for land distribution for the year 2023. So, para sa akin, ito na ang pinakamagandang Christmas gift para sa ating lahat. Wow! Merry Christmas po sa lahat, sa mga Ilunggo, sa taga-Iloilo, yan. Para ituloy ang ating mga, ang ating maanagawa na dito sa agrarian reform, I ask the DAR to complete the distribution of lands to their deserving owners while collaborating with all the agencies of government to support our beneficiaries in anything that they might need. So to those who will be receiving their titles today, who have received their titles today, I urge you na pagbutihan ninyo at pagsamantalahan ninyo na mabuti itong magandang pagkakataon na ibigay namin sa inyo dahil nga sa pagbigay ng titulo. Habang kayo ay patuloy na nagsisikap, hindi rin kami titigil sa gobyerno na gagawa ng mga hakbang upang sa ikauunlad ninyo. Mga hakbang upang palakasin, pagyamanin, at pagtibayin ang inyong kabuhayan. Nang makayanan nating makatulong sa iba pang mga Pilipino at makipag... Hala, naghang. Sa ekonomiya ng ibang mga bansa. Sama-sama tayong kikilos para sa mas maginhawang bukas at mas matatag na bagong Pilipinas. Wow. Ladies and gentlemen, let us all come together to empower our farmers, bring equity to our people, raise the productivity of our lives. We will continue to pursue food security, economic prosperity for the present and succeeding generations. With all of us united in this goal, basta tayo'y nagkaisa, ito yung ating sinisigaw sa kampanya. Hindi lang po yan, yung pagkakaisa na ating isinigaw sa kampanya ay hindi lamang yung campaign slogan. Yan po ay tapat na aming paniniwala upang maging magandang patakbo ng Pilipinas. Kailangan sabay-sabay tayong mga Pilipinong nagtutulungan upang maramdaman naman ng kahit na lahat ng Pilipino, kahit saan man sila, pati yung nasa abroad, maramdaman nila ang pagpaganda ng ating kabuhayan. So let us continue to work. Let us continue to support our farmers. The farmers have done their part. It is now up to us in the government to do our part. Ginawa na nila
sila ay nagsisikap ilang taon na, ilang dekada na yung iba. At sa aming palagay ay walang pagkukulang ang inyong trabaho, ang inyong sipag at ang inyong dedikasyon para sa pagsasaka. Kaya't ngayon, kami naman sa pamahalaan ay gagawin ang lahat upang pagandahin ang inyong hanap buhay, upang pagandahin ang sitwasyon ng ating mga magsasaka. Para mabigyan naman tayo, dahil po tayo'y humaharap ngayon sa problema ng tinatawag na food supply, ang pagpakain ng ating mga kababayan. Napakahalaga ang bahagi ng ating mga magsasaka upang makamtan natin ang masasabi natin sufficient food supply sa presyo na kayang bilhin ng ating mga consumer, lahat ating mga kababayan. Ngunit hindi namin makakalimutan na kailangan din na maganda ang hanap buhay ng ating mga magsasaka. Kung tayo'y magkaisa at patuloy natin na isulong ang programa ng agrarian reform, then we can say that every Filipino will begin to live a meaningful and dignified life. Mabuhay tayong lahat. Mabuhay ang mga agrarian reform beneficiaries. Mabuhay ang Region 6. Maraming salamat sa inyo lahat. Magandang hapon po. Maraming salamat po, mahal na Pangulo. Sa pagkakataong ito, inaanyayahan po namin ang ating mahal na Pangulo para sa isang group picture kasama ang ating mga beneficiaries. So guys, napanood nyo yan? Di ba? Congratulations sa ating mga kababayan dyan sa Iloilo. Lalo sa mga beneficiaries matagal. Sa wakas, sa Marcos administration lang kayo makatanggap ng titulo ng lupa. Pero sa mga pasa administration, parang wala ako parang hindi ko talaga nakikita yung mga ibang pas admin na nagbigay ng titulo ng lupa. Bala. Dahil dyan sa Marcos administration, ngayon nyo lang natanggap yung titulo ng lupa nyo, mga Inday. Mga kababayan pala. Ayun kadamo nila oh. Aba. Grabe, gali. Ayan, congratulations sa inyong tanan, mga langga. Ayan, sana alagaan nyo yung mga titulo niya, tsaka yung mga lupa nyo. At syempre, yung mga machinery nyo, bala, bihira lang ang makatanggap yan. Oh. Buti kay si Pangulong Marcos ang presidente ngayon karon. Dahil kung hindi, bako lilat talaga ang Pilipino na naman. Baka puro tae na naman ang paligid siyang manilabi. Yan, siyempre, na-shout out sa ating mga kababayan dyan, mga Marcos loyalists. O diba guys, marunong ko mag-ilunggok. Because the time when I was in high school student, guys. Mga kaklase ko, puro Ilunggo at Bisaya, of course. No? Wow, kadamo nga tao, gid nagpunta dyan sa pag-distribute ng lupa. Siguro mag-celebrate bala ang mga agrarian reform beneficiaries. At syempre, congratulations sa mga nakatanggap ng machinery. So, yun mga palangga, madamo nga salamat sa inyo sa pag-watching nyo. Ayan, God bless Pilipinas at patuloy tayo mag-pray para sa kagalingan ng tuluyan ng ating pahal na Pangulo. At syempre, mag-pray pala tayo para sa peace and love and unity sa lahat ng ating mga kababayan dyan. So, yun guys. See you again on my next upload videos. Bye. And, babus. Sabi ko. Kala nyo di ko marunong mag-Ilunggo. So, sanay. Ito talaga mag-Ilunggo, guys. Bye. And, babus.